welcome back to our channel. Kumusta po ulit kayo? Sa tuloy-tuloy na po tayo. So, ang pag-uusapan naman po natin ngayon is tungkol po sa mga items or items na mahirap ipagbili. Okay? So, yung mahirap ibenta is yung tayo yung nag-o-offer, pinapakilala natin. Usually, ito yung mga bagong item na galing sa ating mga supplier or mga bagong brand. At yung padadalhan tayo, tapos tayo naman ang magpakilala or mag-introduce sa ating mga customer. So, yun yung mga mahirap ibenta. Yung mga items naman po na mahirap ipagbili, ito yung mga hinahanap na ng customer, gustong bilhin ng customer, pero tayo yung nag-hold back para ipagbili siya. Bakit? Ito po yung mga items na mga may kinalaman po sa wirings or yung mga pwedeng ma-defect or ma-damage kapag hindi marunong yung mga nag-DIY. So, pinaka number one example po nito, kaya beware din po ito sa lahat, ano, sa mga nagbebenta or mga bibili po ng CDI. So, personally po, pag dito sa shop, halimbawa may bibili lang ng CDI, yung hindi papagawa dito, sa tatanungin kaagad, papagawa po ba? Hindi. So, ano po, tinatanong ko na kaagad, sigurado po ba kayo na CDI ang problema, na-check nyo na po ba ang spark plug? O na-check na daw, so hindi spark plug o po CDI. So, kapag ganun na CDI talaga yung sinasabi nila, ini-inform ko na kaagad ni sila na pagdating sa CDI, wala kaming replace or refund. So, there's no such thing as refund naman talaga sa mga items, any items. Pero, nasa atin ang restriction ko. Halimbawa, nakabili ang customer ng mali. Pero, nasa part nila naman yung pagkakamali. Tapos, ang mangyari is, pwede natin yung palitan. Halimbawa, number ng bearing, iba, or iba yung number ng tube na naibigay kasi iba yung nasabi niya. So, pwede nating palitan yung mga yon. Kasi yun naman yung mga items na, kumbaga, hindi maapektuhan yung quality, performance ng item. So, kapag nangyari yung mga ganun, kasi pasok naman yun doon sa criteria ng ating rules, ng DTI rules na doon sa no return no exchange policy na pwede tayong mag-change kung ang packaging ng item is intact pa, buo pa, hindi sira, hindi defective. So, pwede nating gawin yun. Pero kapag halimbawa na nasira na yung packaging niya, nasira na yung, lalo na damage yung item, so nasa restriction na natin yun kung palitan pa natin or hindi. Kasi kung halimbawa hindi na natin siya tanggapin, pwede naman niyang, pwede siyang pumili ng any other item na pamalit doon sa kasing presyo nung nabili niya. Kung wala naman, halimbawa, mas mahal, kailangan niyang magdagdag. So, nasa atin pa rin, kung halimbawa, babarihan na lang natin, kung ano, kung ating papalitan ng any item na kailangan nating magbariya, so, or ipapalitan ng any other item, tapos kumuha na lang ng dagdag para mag-match nila nung kanilang price. Pero, nasa sa atin na po yun. Pero usually personally din dito sa amin is walang problema yung mga exchange. Halimbawa, madalas kasi yan, yung bumibili na interior ay mali yung size, yung bearing mali yung nasabi, ganun. So kasi yung mga item na yun, okay lang naman, hindi siya makaka-apekto na kapag tinesting kagaya nga ng mga CDI na once na tinesting yan, ang hindi marunong, tapos halimbawa may ground or may problema ang wires, pwedeng pumutok ang CDI. So, tapos babalik sa atin, babalik sa shop, sabihin na defective. Yun yung sabihin, ay hindi gumagana, walang kuryente, sira po. So, dito sa amin, ang ano ko talaga is ini-inform ko na sila na walang refund or exchange sa CDI. Kasi pwedeng pumutok ang CDI, so take it or leave it. May mga customer talagang namimilit na bahala na kung hindi, bahala na kung yun ba or hindi, bahala na kung sira is bibilhin nila. Basta ini-inform ko sila kasi ayoko rin dumating doon sa point na yung kawawa din ba na halimbawa wala na pala silang pera, last na lang yung pera nila, tapos iba yung kailangan pala o iba pala dapat yung kailangan, tapos hindi na natin papalitan, so kawawa din. Kaya binibigyan ko sila ng choice pagdating sa mga CDI na yun talaga, no return, no exchange talaga yun siya pagdating sa CDI. Same thing with the piston ring. So share ko lang po sa inyo, ano, beware din kayo dun sa palit-palit ng piston ring kasi nangyari na yan sa akin before na luging-lugi ako kasi pinalitan ko yung piston ring, sabi daw, mali daw. So, hindi ko na-chinek, tamang ginanon ko lang. Yun pala binuksan, yung luma nila nilagay doon sa box, sa naka-plastic sa box, at ibinox. And then, sabi, so pinalitan ko ng iba yung sinabi niya. So, ibig sabihin, nagamit niya na yung laman nun, nakakuha pa siya ng iba. Okay, so beware din tayo doon. Ang sa akin naman na, ang sa pagdating sa piston ring, pinapadala ko talaga ang black kasi doon talaga ang perfect kasi na pagsukat pagdating sa black kung yung hindi mga sigurado yung
brand ng mga ano, ng mga piston ring. Halimbawa ba, hindi pala pang Honda, lagi kasi nag-a-assume na pang TNX, yung mga Rusi, ganun, sa TNX. Pag yun mo, Honda ko ba talaga ito? Rusi pala, o diba? So, hindi na kaagad yun. Kaya, tinatanong talaga siya. At kung hindi nga mga branded na mga unit ng motor or model is, pinapadala ko talaga yung sample. It's either ring or mas maganda talaga is yung ano, yung sa black mismo ang sukatan. Kaya doon tayo mag-aware, magiging aware. So yung pagdating naman halimbawa dyan sa mga ignition coil, yan, beware din kayo dyan. And then sa stator, stator naman kasi din, hindi rin talaga siya makaka-apekto kasi pag halimbawa, pagbukas kasi doon sa magneto, makikita ka agad kung ilan ang ano ng stator, kung ilan ang kanyang coil. Kaya hindi nila makakabit yun o matitestin na sabihin na masira. Kasi alam ka agad, yung wires pa lang ka agad and then yung mga butas, ganun siya. So, dun yung magiging aware lang tayo sa mga ganung bagay, sa mga ganung item. At ang pinakamagandang gawin po dun talaga is kailangan magdala ng sample. Halimbawa, walang dalang sample tapos hindi sigurado, pakuha nyo na lang po yung sample, yung tinanggal baga dun sa kanilang motor at dalhin para sigurado. Kasi halimbawa, nagdala ng sample tapos tayo pa rin ang nagkamali kasi may mga bumibili na wala naman silang ka-idea kung yun na ba yun o hindi, basta yun ang binigay sa kanila, pinakita ang sample. So kumbaga ano talaga natin yun, konsensya talaga natin yun na palitan or mag-refund kasi tayo ang nagkamali. Ganun din sa amin kasi halimbawa, tayo kami ang nagkamali, i-refund ko na lang kasi kawawa naman yung customer. Halimbawa wala na siya ibang pera, diba? So kawawa naman, lalo na kung nakakaawa, tapos kikita mo na ikaw talaga yung nagkamali. Pero kapag sila, hindi sila yung naging hindi sigurado, lalo na sinabi nila na pang PMX, yun pala pang Rusi 150 or pang Rusi 125, sila yung nagsabi na pang PMX. So sila nagkamali, kaya nasa sa atin na yun kung talagang palitan natin kung na-damage na yung ano, yung kanyang packaging, kung hindi pa, na-testing na o hindi pa. So nasa sa atin yung desisyon. Pero kapag sila nagkamali, more or less is tapos nasira na yung packaging. So hindi na, ako may kakilala na hindi nga na-damage bearing eh, nabuksan lang yung syempre yung bearing, di ba, naka-box. And then pagdating doon sa box, naka-plastic pa yan. So nabuksan lang yun, hindi nga kinabit ha. Ano lang, minuto lang, mga 2 minutes siguro, 3 minutes lang na umalis na. Pagbalik na sabi papalitan, hindi na pinalitan. So kawawa din naman. Kawawa din naman yung mga nasa ganung sitwasyon. Tapos mahal pa kasi, 'di ba? Roller bearing, stick bearing. So ayaw nating dumating sa ganun, pero karapatan pa rin nila 'yun kasi nga nabuksan yung ano, yung plastic. So konsensya na lang natin yung ano doon, kalaban natin sa mga ganung bagay. So the best talaga is padalhin natin ang sample yung ating mga customers kung hindi sila sigurado sa kanilang mga binibili. Okay, so yun lang po ang aking maisishare sa inyo sa mga nagtatanong ng mga items na mahirap ibenta pag nagsisimula pa at saka yung mga okay ibenta kahit nagsisimula pa lang. See you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe.